Pagdating sa ulam o pagkain, bawat probinsya sa atin sa Pilipinas may kanya-kanyang mga specialty. Yes, the last time sabi kasi natin, Batangas is known for their bulalo. Sarap niya kasi ang lamig na. May lamig ka palagi. Oo, talaga. Ang lamig. Ngayon naman, punta tayo sa kanilang kapit probinsya, which is Cavite, bayan ng mga bayani at kung saan naglipa na ang maraming mga seafood. Yes, so mga taga-Kawit, Bacoor, Salinas, Imus, Dasmariñas, Trece Martires, lahat-lahat yan, mga iba't pang mga karatig po. Karatig po. Represent. So, iluluto ngayon ni Sansi ang inyong paboritong ulam dito sa Sarap Sansi Dampa Style! Si General Aguinaldo, atapang at tao. Siya'y isa lamang sa sanlaksang bayaning Caviteño. Bahay niya'y sa Kawit, ipinagmamalaki ng turismo. Dito ipinanganak ang inang bayan mo. Sa hapagkainan, di na pinagtatalunan kung ano ang paborito. Isang sigaw ng bayan, tahong na inadobo. Totoo yung mga Ka-Nation na ang lalawigan ng Cavite ay pinagpala sa biyaya ng dagat, lalo na ang kanilang mga sariwa at matatabang tahong. Kaya naman hindi katakataka na maging paborito ng mga Caviteño ang adobong tahong. Kaya, luto na tayo, Dampay Style! Kailangan natin ngayon maglagay ng konting mantika. Pagkatapos, ang ating onion. Susutay natin to. At tapos, ilalagay natin ang ating tahong. Kung mapapansin ninyo, tinanggal ko na yung kanyang shell. Para naman sa ganon, hindi na mahihirapan pa yung kumakain, di ba? Tapos ngayon, ilalagay na natin ang 1/2 cup of soy sauce at 1/2 cup of vinegar. Tapos medyo haluin natin ng konti. At ang sikreto sa suka, hayaan nyo muna siyang maluto at huwag nyo siyang tatakluban upang sa ganoon hindi siya pumait. Actually, ito ay isang typical na adobo. Pero ang kakaibahan dito, meron siyang onion at yung pagsusote ng garlic ay hindi natin ginagawa sa una. Kung hindi, pag naluto na ng maayos, ang suka, tsaka natin siya isosote sa garlic. Hindi ko lang maintindihan kung itong adobong tahong ay may relasyon sa pagiging matatapang ng mga Cavitenya, katulad ng aking asawa. Pero, no comment. Mga Ka-Nation, this is the time na kailangan na natin siyang i-drain or salain. Para sa ganon, masotay natin ang tahong sa garlic. Ngayon, babalik natin to. Ibagong mantika at ang ating bawang. At least mga isang kutsarang bawang. Pero alam mo, mas masarap ang maraming bawang. Okay lang yan. Kita natin, iintayin lang natin na maging golden brown yung bawang. Huwag niyo masyadong susunugin dahil pumapait. Baka mamaya magalit sa inyo ang inyong mga asawa. Okay? Iyan ang sekreto ng adobong Cavitenyo. Okay mga Ka-Nation, nakikita nyo, nagsisimula na siya maging golden brown. This is the time naman na ilalagay na natin ang ating tahong na sinala. Oh, ang bango ng ating tahong. I wish mga Ka-Nation, meron kayong smelly vision para maamoy ninyo kung gano'ng kabango at kasarap ang tahong. Ngayon, ang gagawin natin sa kanyang sauce, kailangan natin siyang lagyan ng mga at least mga 1 spoon or 2 spoon of sugar. The reason why para naman sa ganon, mag-balance yung lasa ng suka, toyo, at tamis. Tsaka natin siya iahalo. Eto na! At tapang alalaki ng mga Cavitenyo. Maaamoy ninyo na. Mga Ka-Nation, garantisado ako na 100% magugustuhan nyo itong recipe nito dahil aprobado to ng aking asawang Cavitenyo. Mga Ka-Nation, nakikita nyo naman yan. Para lalong bumango,
Lalagyan natin siya ng onion. Yan ang adobong Cavitenyo. Kung gusto niyong matikman ang adobong tahong, Dampa style, halika na sa Dampa Filipino Food sa 2960 Castro Valley Boulevard, Castro Valley, California. Kita-kita muli tayo sa isa pang pagtuturo at pagluluto dito lang sa Sarap Santi, Dampa style.